ang mga pagpapalang tinanggap noon ni Job. Ika-29 na kabanata. Nagpatuloy sa pagsasalita si Job. Kung maibabalik ko lang sana ang mga nagdaang araw noong kinakalinga pa ako ng Diyos, noong tinatanglawan pa niya ang aking daan habang lumalakad ako sa dilim, noong ako'y nasa mabuti pang kalagayan, ang Diyos ay matalik kong kaibigan at pinagpapala niya ang sambahayan ko. Pinapatnubayan pa ako noon ng Diyos na makapangyarihan at magkakasama pa kami ng mga anak ko. Ang mga baka ko noon nagbibigay sa akin ng maraming gatas. At mula sa mga tanim kong olibo ay umaani ako ng napakaraming langis. Kapag pumupunta ako sa pintuang bayan at sumasama sa mga pinuno ng lungsod, sa tuwing may pagpupulong sila, tumatabi ang mga kabataang lalaki kapag nakita nila ako. At ang matatanda'y tumatayo para magbigay galang sa akin. Tumatahimik kahit ang mga pinuno at ang mararangal na tao kapag nakikita nila ako. Pinupuri ako ng mga taong nanunood o nakikinig sa aking pagsasalita, sapagkat tinutulungan ko ang mga dukhang humihingi ng tulong at mga ulilang walang malapitan. Binabasbasan ako ng mga taong nag-aagaw buhay na aking tinulungan, at umaawit sa galak ang mga byuda na aking natulungan din. Palagi kong ginagawa ang tama at matuwid para itong damit at turban na aking isinusuot. Naging parang mata ako sa taong bulag at paa sa pilay. Naging parang ama ako sa mga dukha, at kahit ang mga dayuhan ay tinulungan ko sa kanilang mga suliranin. Winasak ko ang kapangyarihan ng masasamang tao at iniligtas ko ang mga biktima nila. Ang akala ko'y hahaba pa ang buhay ko at mamamatay na kasama ang aking sambahayan, sapagkat ang katulad ko noo'y matibay na punong kahoy na umaabot ang mga ugat sa tubig at laging nahahamugan ang mga sanga. Palagi akong malakas at pinupuri ng mga tao. Kapag nagpapayo ako, tumatahimik ang mga tao at nakikinig ng mabuti. Pagkatapos kong magsalita, hindi na sila nagsasalita dahil nasisiyahan na sila sa mga sinabi ko. Pinananabikan nila ang mga sasabihin ko tulad ng pagkasabik nila sa pagdating ng ulan. Gusto talaga nila akong mapakinggan. Halos hindi sila makapaniwala kapag ngumiti ako dahil ang masayang mukha ko'y nagpapalakas sa kanila. Tulad ng isang pinuno, tinuturuan ko sila kung ano ang dapat gawin. Pinamumunuan ko sila tulad ng haring namumuno sa kanyang mga kawal, at inaaliw ko sila kapag sila'y nalulungkot.